Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Araneta City sa Cubao. Isa sa pinakamalaking sports event ngayong taon ang magaganap dito sa ating bansa, ang FIBA Basketball World Cup 2023. Tatlong bansa ang mag-host ng World Cup, ang Pilipinas, Indonesia at Japan. Isa sa napiling location na pagdausan ng mga laro dito sa ating bansa, ang Araneta Coliseum. Tingnan naman natin ang paghahanda ng Araneta City sa nalalapit na na pagsisimula ng FIBA World Cup 2023. Andito na tayo sa harap ng Araneta Coliseum. Makikita naman natin dito, naghahanda na ang Araneta Coliseum at naglagay na sila dito ng iba't ibang mga flags ng mga bansa na sasali sa World Cup. Maraming mga laro na mga team mula sa iba't ibang bansa ang gaganapin dito sa Araneta Coliseum. Tatlo ang napiling venue dito sa ating bansa na pagdadausan ng iba't ibang mga games. Dalawang opening games ang magaganap sa Philippine Arena. Ang mga first round games, second round games at elimination games naman ang magaganap dito sa Araneta Coliseum, pati na sa Mall of Asia Arena kung saan doon gaganapin ang mga final games. So ayan guys, mukhang ready na ang Araneta Coliseum sa FIBA World Cup 2023. Tuluyan na ngang nagsara ang Shopway Supermarket dito sa tapat ng Araneta Coliseum at lumipat na ito sa bago nilang location sa Gateway Mall 2. Tara puntahan natin at tingnan natin ang bagong Shopway Supermarket. Natapos na nga ang construction dito sa bagong Gateway Mall 2. Ito yung extension ng Gateway Mall na itinayo dito sa likod ng Araneta Coliseum. Dito lumipat ang Shopway Supermarket. Tara puntahan natin. Kasalukuyan na ginagawa sa loob ng mall ang mga stores, mga shop na magbubukas dito. Pwede na pumasok dito sa entrance ng bagong Gateway Mall 2. Tara, samahan niyo ako at magbibigay tayo ng latest update. Tingnan natin ang mga development dito sa loob ng mall. Pagpasok mo pa lang, makikita mo na agad yung signage ng bagong Shopwise. Pero yung mismong supermarket ay nasa lower ground level ng mall. Pero huwag kayong mag-alala kahit nasa underground ang bagong supermarket. Meron naman ditong walk-alator na papunta doon sa baba. So ayan guys, nandito na nga ang bagong Shopway Supermarket. Bukas na ito at pwede na kayong mag-shopping at mag-grocery dito. Ang ganda ng bagong Shopwise dito sa Gateway Mall 2. Malawak din ito at marami rin choices ng iba't ibang mga products na hinahanap nyo.
So ayan guys, ano pang inihintay nyo? Bisitahin nyo na ang bagong Shopwise dito sa Gateway Mall 2. Andito naman tayo ngayon sa isa sa mga bagong entrance ng Araneta Coliseum. Ito yung bagong gate ng Araneta Coliseum na nakaharap sa Farmers Plaza. Wow, ang ganda naman dito sa bagong entrance, ang red gate ng Araneta Coliseum. Simula August 25, magsisimula na ang iba't ibang laro ng mga bansa na maglalaban para sa FIBA World Cup. Tingnan naman natin yung iba pang mga bagong developments dito sa loob ng Gateway Mall 2. Kailangan pa natin kabisaduhin itong bagong Gateway Mall 2 kasi iba yung layout ng mall na ito. Merong mga lower ground level, upper ground level at mezzanine floor. Ito naman ang isa sa mga bagong attractions dito sa Gateway Mall 2. Ang indoor water fountain. Napakaganda ng water fountain dito sa loob ng mall, para kang nasa isang 5-star hotel. Akit naman tayo sa taas kung saan ongoing na ginagawa yung mga bagong stores, mga restaurants, mga shop na magbubukas dito sa bagong Gateway Mall. Ito pa pala yung isa pang entrance na papasok din ng Araneta Coliseum. Dito naman yan sa upper ground floor. Mula dito sa taas, kitang-kita natin ang indoor water fountain na dinanan natin kanina. Unti-unti na palang nagbubukas yung mga store na tapos na. So ayan guys, so marami na pala mga store na bukas dito sa second floor. Aakyat pa tayo sa taas kung saan nandoon ang isa pa sa mga attractions dito sa bagong Gateway Mall 2, ang Quantum Sky View. We'll be right back.
Dito sa taas, mayroon pang isang malawak na atrium. Dito nagaganapin ang iba't ibang mga mall shows, events, kung saan makikita ang bagong atraksyon na Quantum Sky View. Napakaganda ng bagong atraksyon dito sa Gateway Mall 2. Ang downside lang dito, medyo sasakit yung leg mo dahil nasa ceiling o nasa taas ang giant LED screen na inilagay dito. Pero napakaganda pa rin ito at nakaka-amaze kapag nakita nyo. Sa taas naman, napakarami mga stores ang magbubukas dyan. Magkakaroon pa dito ng food court, cinema, arcade, mga restaurants, cafes, sky garden, at isang bagong church. Ang saya siguro dito sa bagong Gateway Mall 2, lalo na kapag bukas na lahat ng mga stores dito. Meron pa akong napansin dito sa taas. Para saan kaya itong parang lookout point na nasa magkabilang side ng bawat floor? Ito yung sinasabi ko, para saan kaya ito? Abangan na lang natin sa opening ng Gateway Mall 2 at malalaman natin kung para saan ito. Meron din yan doon sa kabila. Pati na sa taas, meron din. Ayan, dito sa bandang dulo, ang Time Zone Arcade. Dito rin yata yung food court. At dito naman sa kabila, ang K-pop cafe. Isa na namang bagong tambayan at pasyalan dito sa Araneta City, Cubao, ang malapit nang magbukas. Abangan natin ang grand opening ng Gateway Mall 2 sa mga susunod na buwan. Anong masasabi nyo sa mga development dito sa bagong mall na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.